Good morning, guys. It's Friday today, and ayun, excited ako ngayon kasi finally may kita ko na yung baby sa tummy ko. So ayun, excited ako. Under time ako today sa work. 3 o'clock out na ako kasi 3:30 yung appointment ko. Malapit lang naman siya dito, mga 10 minutes drive lang from work dun sa ultrasound clinic. So, ayun, papasunod tayo kay Ivor mamaya. So, it's 7:16 na ng umaga. Nag-ready ako dito or naglilinis ako kasi kagabi wala akong ginawa as usual. Sabi ko naman sa inyo, guys, pag dumadating ako ng bahay, hindi ako nagkikilo. So, wala akong nagagawa. And meron akong pending na tutupiin dun sa dryer. Hindi ko pa siya natutupi. Hindi na ako magluluto kasi may uwing dry ribs si Mister. So, yun yung kinakain ko. Yun nga lang, wala kaming rice. So, itong cake na lang ang ginagawa kong kanin kasi kung hintayin ko pa yung rice, hindi na buti, nagugutom na ako. So, maganda na lang tayo. Papak na lang tayo ng dito, dry ribs. Medyo haggard ako kasi bagong gising ako, guys. Tapos, ayun, mamaya nga 3:30 yung appointment ko. Sana makapag-film ako doon kasi gusto ko talaga i-film yun. And, tag dito, hiningal ako, pasensya na. Gusto ko i-film yun kasi nung kay Rivi nga hindi pa ako nakapag-start mag-vlog. So, ngayong gusto ko na ngayong pregnancy ko is naano ko siya, nadodocument ko lahat ng nangyayari sa amin ni baby. So, yun. Anyway, tapusin ko na muna itong mga ginagawa ko para maaga ako matapos. Hindi ako ihatid ni Mister ngayong umaga kasi walang pasok si Rivi. Pag walang pasok si Rivi sa school, hindi na ako nagpahatid para makatulog sila ng mas mahaba ni Rivi para hindi ko na rin sila gigisingin. And ano rin naman, Friday naman na ngayon, so okay lang, tomorrow wala akong pasok. So yun, guys, tapusin ko lang tong mga to and babalikan ko kayo later. Okay, guys, so it's 3 o'clock na ng hapon and papunta na kami sa ultrasound clinic. So 3:30 yung appointment ko, malapit lang naman dito yung ultrasound clinic. Mga 5 minutes or 7 minutes nandun na kami. So tingnan ko kung makakapag-film ako doon. Hindi ko sure kasi baka mamaya bawal. Hindi ko pa na-try mag-film kasi sa loob. So ayun. And minum ako ng water kasi kailangan ko minum ng 5 glasses of water. Kailangan full bladder. Hindi ako magwa-washroom. Pero nawa-washroom na ako ngayon. So hindi ko alam kung kakayanin kumabot ng 3:30 nang hindi nagwa-washroom. Pero yun kasi ang yun ang instructions para sa aking ultrasound. So mag-ano tayo. Wait pa tayo ng ilang minutes. So, yun, guys. Balikan ko kayo later. And, sana makita na namin yung, yung heartbeat. Kasi, yun yung nilulook forward ko talaga sa first ultrasound ko ngayon. And, kung tama yung computation ko, nasa 8 weeks na nga ako. So, 2 months. So, baka, hindi natin sure, hindi natin alam kung may kita natin. Pero, hopefully, makita na namin yung heartbeat ni baby. So, see you guys later. I have an appointment at 3:30 and I'm at the parking lot. Can I come in now? Mary Ann Neuda. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Okay, so wait daw ng 10 minutes pa. Kasi masyado kami maaga. 3:11 pa lang ngayon. So, mga 3:20. Pasok na kami doon. And si Rivi hindi na namin sinama kasi hindi pa pwede yung bata. Kailangan isang companion lang. Yung ultrasound din tsaka yung partner. So, ayun. Hindi na namin sinama si Rivi. So, dito yung requisition ko. And then yung health card. And naubos ko na yung tubig na iniinom ko. Sobrang ihina ako. Ay, nako.
So yun guys, later na lang ulit. See you later. Hi guys, good evening. So hindi na ako nakapag film doon kasi bawal mag-record ng video or mag-take ng pictures sa ultrasound clinic. So ang nangyari, sinenda na lang nila kami ng copy ng ultrasound. Bali, siguro mga apat na pictures yun, pero dalawa lang yung sinend nila sa akin. So, ayun. And, ayun na nga, na-post ko na siya sa sa Facebook, guys. And, tawag dito. Ayan na, pakita ko sa inyo. So, yan yung in-edit ko kanina. Santa's not the only one coming this year. Kasi, si baby is lalabas na, magsabi is December 14. So, ngayon, in time sa Christmas, diba? So, tingnan natin kung anong date yung, eksaktong date ng labas ni baby. So, yun guys, sayang nga eh kasi, kala ko po pwede, pero nung nandun na kami, wala, sabi kagad sa amin, no taking videos and photos daw. So, sasendan na lang nila kami. So, anyway, na lang, try natin sa ibang, sa ibang ultrasound clinic. Tingnan ko kung makapagpabuka ko sa iba kasi marami namang mga ultrasound clinic dito. Hindi ko lang sure kung lahat sila is bawal mag-video or bawal mag-picture. So, tingnan natin sa susunod. Sa susunod na magpapabuka ko sa ibang ultrasound clinic para may tanong ko din kung po pwede mag picture tsaka video. So, yun guys. Update pala is hindi namin narinig yung heartbeat ni baby. Pero, pinakita sa amin yung niya, yung heart niya. Yung sobrang liit lang talaga siya. As in, tuldok lang talaga yung heart niya. Tapos, gumagalo-galo siya. Parang pumipitik-pitik siya. Ang cute lang kasi sobrang liit pero gumagalo-galaw. So, ayun, natuwa naman ako kasi kahit hindi namin narinig, at least alam ko na, alam mo yun, alive na alive siya sa tummy ko. So, kailangan talaga mag-ingat kasi nga, nasa first trimester pa rin ako. So, saktong 8 weeks ako. And, sakto yung aking computation kasi nga, etong pregnancy nga na to is, kumbaga parang planned pregnancy siya. So, alam ko talaga kung kailan yung last menstruation ko. So, anyway, yun yung natin, yung first ultrasound natin kay baby. So, ang next na appointment ko na is dun na ulit sa OB. So, didiscuss yung result ng ultrasound ko and then yung heartbeat ni baby na maririnig na natin. Kasi sa check-up ko sa OB is 12 weeks na ako noon. So, pwede na yata marinig. And then, tingnan natin kung ano pa yung mga i-ordered na blood work yata. Parang yun yung sabi sa akin pagka second appointment namin sa OB. So, bibigyan ako ng mga lab work. So, yun. Pasensya na guys kasi wala pa rin akong ganang mag-vlog talaga. Nasa point pa rin ako ng, alam mo yun, hirap na hirap pa rin ako. And especially ngayon kasi yung nawan ko, para akong laging bloated, lagi akong dumidighay, tapos nahihirapan talaga ako ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, siguro dito ka na rin tatapusin yung ating video. And naiksi lang din to siguro kasi hindi nga ako masyadong nag-film na. So, gusto nga lang sana talaga ipakita sa inyo kung ano yung ganap dun sa ultrasound clinic, pero fail tayong i-film doon. So, anyway, next time na lang.
nanonood kasi ako, kaya patingin-tingin ako dito sa laptop. So anyway, yun ay ating video for today, and pasensya na, wala tayong video sa ultrasound clinic, but hopefully next time. So yun guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel, and I will see you all on my next one guys. Bye! Good night pala guys!